ito yung isang bagay na never kong gagawin, no matter how much I want to help. For today, pag-usapan natin, bakit nga ba hindi na lang ako yung gumagawa ng mga bagay para sa mga mentees ko? Kagaya halimbawa nito, patulong sa Upwork pag-fix naman po. First timer here. Welcome to the community. And since bago ka, malamang hindi ka pa familiar sa kung paano kami kumikilos dito. But basically, what we do is, I will guide you, I'll provide you with tutorials. Even yung mga nag-enroll sa classes namin, I would even guide them na, oh, ito gawin mo, punta ka dito. Pero never na ako yung kikilos para sa'yo. Bakit? Kasi kapag ka ako yung gumawa, mabilis akong kumilos kasi familiar na ako sa platform. Pero wala kang matututunan. Hindi mo mapapractice kung ano yung tinuturo ko. To the point na, pero mga tao kasi natamad, for lack of better term. Hindi na silang gumagawa. May pera naman ako eh. Magkano ba paggawa nito? Kaya ko naman bayaran yan eh. Bakit hindi na lang kayo mag-apply para sa akin? Or, meron naman mga tao na sabihin na natin kapos talaga sa budget, umaasa na lang sila sa free. At kung ano na lang yung makuha nila sa free, yun na lang yung ginagawa nila. Kaya lang, walang nagpo-push. Walang, sabihin na natin accountability. And because I want to be able to mentor you in such a way na matututo talaga kayo, never akong kikilos para sa inyo. Halimbawa, gusto nyong mag-apply. Pagkatapos, pinakita ko na kung paano mag-filter ng paghahanap ng clients. Nahihirapan kayo, talaga namang challenging maghanap ngayon ng clients eh. Kahit naman before, mahirap talaga makaland ng clients. I'm not even sure why people are phrasing it in such a way na parang ngayon lang naghirap na makahanap ng client. Pero dati pa naman talaga. The only difference is that before, walang mga platforms na kagaya ng TikTok na pwede kang magtanong. Dati, nung nagsisimula ako, wala pang Facebook groups. And wala pang masyadong tao na nagtuturo about freelancing. Hindi pa siya ganun kapopular nun. Which means, mapipilitan ka talaga mag-isip on your own. Mapipilitan kang kumilos on your own. And because my learning style is kinesthetic tactile, mas madali talaga kung tutuusin para sa akin, ako na lang yung magna-navigate para sa inyo. Pero, ang na-realize ko is that I am cultivating a culture. Cultivating a culture! San galing yun? I am creating a culture wherein natututo mga tao maging tamad. Umaasa na lang sila sa ibang tao na gagawa nun para sa kanila. And that's not healthy. You really need to be able to learn. As a matter of fact, even if you're already earning, I highly, highly recommend na mag-aral ka pa din. Hindi yung aasa ka na lang sa iba or halimbawa, content creators na umaasa na lang sa contents nung iba, i-rephrase nila pagkatapos yun yung gagawin nilang content. Alam mo yung wala ka ng sariling palo. That's not going to be healthy for you. And hindi ka rin mag-grow in such a way na hindi mo makikita yung potential mo. Because lagi ka na lang nakasandal sa iba. So sana makatulong tong contents na to. If you guys have questions about kung wari may problema kayo sa Upwork, pag-fix, hindi ko rin nag-gets yung question, paano i-fix yung Upwork? Do you mean like paano mag-build ng Upwork account? Kasi kung paano mag-create ng account ang question mo, nasa 364-day challenge na talaga siya. If meron pang mga questions na hindi ko pa nasasagot or sa tingin ninyo, hindi nyo na makita yung video, sasagot ko doon, i-comment nyo lang siya dito. Comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home. Chismis, bye!